eto guys sa mga kapuso. After namin magbigay ng advice ni Tekla, opo, ang swerte nyo dahil mapapakinggan din po natin ang matinong payo ni Papa Richard. So, ibig sabihin hindi matino sa atin talaga. Ready na ba? Ready na. Okay. At pwede rin magbigay ng payo ang ating Mema Squad. Yes, of course. Yes. Ready ba? Of course. Ayan. Okay, let's do this. Dear Bubay and Tekla. Dear Bubay and Tekla, ako po ay tagalinis ng bahay ng isang mayamang pamilya. Nainlove po ako sa aking among mas matanda ng 15 years sa akin. In fairness, single pa rin siya. Okay bang magmahal ng amo? Paano kung paglaruan lang niya ako? Nag-worry, Erica Sarmiento of Binangonan. Wow! Ayun. Siyempre, ang ganda niya, wala namang ano, ako na mauna, Bubay. No? Sige, be. Erica, walang masama pagka tumibok ang puso, wala kang magagawa kundi sundin. Oo, tama. Magnum. Pakanta, no? Oo. Magnum. Yes. Tsaka huwag mong alalahan yung 15 years siyang mas matanda sa iyo because age doesn't matter, di ba? Diba? May kilala nga ako si Boobsy na in love siya sa 89 years old sa ibang bansa, di ba? Kachat mo nung last taping natin. Yes, pero... Anong pangalan? Richard din. Totoo. Richard din. Richard din ang pangalan. Ano totoo pinido? Paano mo na-overcome yun? Ito kasi 15 years yung gap nila, ikayo. Six ako ngayon eh. So, mga 83 ang agot namin. Siyempre, ang swerte mo, Erica, kasi bibigyang payo ka ni Sir Richard mismo. Ayun na. Advice po. Parang familiar yung ano, yung situation niya. Totoo. Naka-relate ka sa dati. Ayan, kapuso. Pero, I think kung... malalaman naman niya kung pinaglalaroan siya kasi parati naman sila magkasama. Eh. Mm-hmm. Di ba? Nasa bahay siya. Eh. Yeah. Alam na niya siguro kung ano yung character ng tao. Na-observe niya. Di ba? So, wala namang anon dyan sa age. Walang problema kahit na mas matanda sa'yo. Mm-hmm. Mas mature na nga yung lalaki at that age. Ibig sabihin, mas ready to settle down na siya. Di ba? Yes. So, kung talagang na-in love sa'yo, bakit ayaw mo tanggapin yung love niya? Tama. Mahirap maghanap ng pagmamahal. Di ba? Ganon. Narinig nyo yun? On point, di ba? Tama! Ito naman, mula kay Wilson Masida of Surala, South Cotabato. Ay, taga Cotabato. Dear Bubay and Tekla, matagal ko ng pangarap maging artista pero di pinalad. Nahihiya na po kasi ako tuwing may audition. Puro mas batang borta ang kasabayan ko. Samantalang ako ay bad-bad na. Tama po bang umasa pa ako o magkargador na lang? Ako naman sasagot dyan, huwag kang magkakargador, di ba? Kasi ang sinabi niya dun sa isa kanina, may mga borta. Borta. Nabanggit mo yan siguro, mag-nervous ka na lang. Nang manicure, pedicure. Manicure, pedicure na service. Ang service, Huwag kang mawala. Kasi bumanggit siya ng borta eh, I'm sure. Huwag kang mawala. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Oo, kung pangarap ng mga artist, si Boyet nga sumikat eh. Oo. Naku, pero galit siya sa'yo kasi kung ano-ano doon sinabi mo doon sa Yulol. O talaga? Oo. Kinausap niya ako. Oo. Andito ba siya ngayon? Andito siya. Ayun o. Sir Richard, ano po ang mensahe niyo sa kanya tungkol sa paghahanap ng trabaho, ganyan? Eh, nung dati, di ba, nagko-commercials ako. Mm-hmm. So, marami rin akong rejection. Hindi naman sa lahat ng commercial na kukuha tayo. Yes. Pero tiyaga lang yan eh. Kung gusto mo talaga, i-pursue mo. Maybe one of these days, papalarin ka rin. Tingnan mo anong nangyari sa akin. Uh-huh. Sinuwerte din. Yes. Tama. At saka, Sir Richard, ang nagdala ko sa inyo sa commercial nyo, Ching Chan Su, no? Kasi nga, Chinese nga po. Oo, dyan pumapasok yung try and try, di ba? Hanggang dumating yung para sa'yo. Tama si Boyet, try and try, di ba? Oo, Boyet. Eto na. Sir Richard, here's our last letter. Eto, ang sabi niya naman niya, Dear Bubay and Tekla, niyayaya na akong pakasal ng aking boyfriend. Kaso, ayaw sa akin ng parents niya. Layuan ko raw ang anak nila dahil hindi nila ako kalahi.
Susuko po ba ako o ipaglalaban ko ang aming pag-iibigan? Mula kay Ricardo Balbuena from San Antonio, Zambales. Pinsan ko ba to? Norman, oo, oh, pinsan ko nga, taga San Antonio, San Narciso ako. Oh, sorry, Ricardo, pinsan, straight to the point ha, huwag mo nang ituloy yan. Walang nag-work na relationship ng tao tsaka shih tzu. Oh. Kaya galit sa yung family niya kasi hindi ka breed ng aso. Oo, oh, tama. So, huwag kang mag-ugaling aso. Charot. Pili doon namin azurin. Azurin? So, dapat asuhin. Ayan. Anong advice mo, Tekla? Kay ano? Siyempre, huwag kang sumuko. Susuko ka lang pag may mga pulis. Connected na naman sa'yo. sabi ng mga pulis, kami na naman. Sir Richard, ano ang iyong mapapayo kay Ricardo Balbuena? Depende sa babae ba siya? Lalaki siya, di ba? Lalaki po siya. Yung girlfriend niya, kung ipaglalaban din ba siya? Sinabi diba? Niya, nihihaya akong pakasal ng aking boyfriend. So, parehas silang lalaki. Baka pwede Norman Balbuena na lang. Parehas-parehas na lang. Parehas po silang lalaki. Oo, dapat silang dalawa. Diba? Kasi kung isa lang lalaban, yung isa hindi. Ayun. Mahirap yun. Okay. Or pwede po pang lahat kami lalaban. Oo, okay, pwede rin. Huwag na lumaban, mapapahamak pa tayo eh. Pero maganda yung sinabi niya, hindi kailangan ikaw lang yung lumalaban. Dapat yung taong mahal mo at sinasabi mo mahal ka. Kasi lalaban. Pag mag-give up yung isa, di ba? Pagkatapos ikaw lang pala lumalaban para sa'yo. What's the point? Pero huwag lumaban pag may mga pulis. And siyempre, yes! Thank you very much, Sir Richard Yap. Thank you, thank you. Ayan, sa ating mga kapuso na na-excite at eto nga, dumating na nga this yung kanyang wish. O ano bang dapat naming abangan sa'yo ngayong ikaw ay certified kapuso na? Eh, marami tayong gustong gawin. Pagkatapos, baka pumasok tayo sa comedy. Di ba? Yes, ay bongga yan. Pero depende nga yan kung ano yung bibigay sa atin. Pero tatanggapin natin kung anong gusto nila. Yes. Anong gusto ng audience natin. Sundin natin. Exactly, diba? Exactly. Okay. Walang hihindian ang nag-iisang Mr. Richard Yap. Ganon! Yeah!